So ayun mga kalingap, magandang araw po sa ating lahat, no? And welcome po sa ating munting YouTube channel po, ang Ruel of Malalag. Sa mga bago pa lang pong bisita sa ating channel, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't skip ads po mga kalingap, no? Para mas makatulong pa tayo ng mas marami ang ating maabutan po ng ating tulong po sa channel na ito. And palala lang po sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa channel po ni Kuya Val, Val Santos Matubang, at Edna Vlogs, kay Kalinga Prab. And syempre, sa ating kasama po ngayon, no, si VG Scheme Official. Ayan po, support po natin mga Kalingap. Magandang araw po. Ayan. So ngayon mga Kalingap, andito po tayo sa lugar po ng Mercedes, Camarines Norte, para po muling babalikan po natin, no, sila Just Ivan. Ito po ang bata mga Kalingap na wala pong butas yung kwet, no. Yung tatay lamang po niya yung nagtatrabaho. Taga-hukay po ng mga bomba, no? Yung puso, yung mga tubig poso mga Kalingap, yun po. Doon po sila nabubuhay po mga Kalingap. So ngayon mga Kalingap, bibistahin po natin ulit para po handugan po ng bigas mga Kalingap. And syempre may pinadala po yung isang sponsor po na colostomy bag. Ayan po sa likod mga Kalingap, no? Ito po ay colostomy bag mga Kalingap na magagamit po ni Just Ivan dahil lumabas po yung kanyang ano, yung tawag dito, Ituka, no? So mas maganda kung ano po, no, safe po, at syempre dapat malinis din po mga Kalingap kasi sensitive part po yan mga Kalingap, no. Kaya ngayon ibibigay po natin yan, and syempre magdala po tayo ng bigas, and meron po tayong itlog tsaka gatas at mga pagkain po mga Kalingap na magbaon po niya sa kanilang sa kanyang pag-aaral. So ito po, pasalamatan ko lamang po una mga Kalingap, no, si Tita Linda from Canada, maraming salamat po. Si Tita Elizabeth Caldwell, maraming salamat po. Si Sir Peter, si Tita Arlene, and syempre sa ating tita from Madrid, Spain, no, nagbigay po siya ng 20,000 pesos mga Kalingap, no, maraming salamat po. Yan si Tita Linda from Canada, nagbigay po siya ng 11,500. Si Tita Elizabeth Caldwell, 5,000. Sir Peter, 3,000. And si Tita Arlene, nagbigay po siya ng 3,000 plus. So ayun mga Kalingap, no, doon po tayo kumukuha po ng pang-ayuda po nila. And syempre, yung mga natitira pong mga pera mga Kalingap, atin po yung iipunin para po sa pampa-opera po kay Just Ivan mga Kalingap, no. And syempre, pag-pray pa natin na meron pang magpapaabot. And shoutout po sa Team Canada, Rochel fans mga Kalingap, nagbigay po sila, no, or magbibigay pa lang ng isang lote para kina Just Ivan. Ayun mga Kalingap, ngayon po atin pong... atin pong kausapin si tatay kung meron po siyang makita po dito na medyo affordable po na lote, no, na kasya lang po sa isang bahay po nila. Kaya yan po ang plano po natin ngayon mga Kalingap sa ating pagpunta. Kaya maraming salamat po sa miyembro po ng Rochelle Fans Canada, no. And ngayon mga Kalingap, papunta na po kami, no, in a few meters lang po andun na po yung bahay po nila Just Ivan. So sana po andun sila Just Ivan, no, kasi nga ano ngayon, pasukan. And sana andun din si tatay kasi minsan araw-araw po nagtatrabaho po yun para, yes, po sa pang-araw-araw din po nila, no. Kaya ayan, samahan po tayo mga Kalingap, yes, ni VG Scheme, and tara po. Oo. Let's go po. Tara. Grabe yung ano. Mukhang nasa sa ilalim siya ng dagat, no. Oo. No, mukhang nasa ilalim tayo ng dagat. Yung mga ano, mga isda-isda. Diyan yung bahay na. Diyan, no, bro. So ayan, pwede ko siyang park. Oo. Na dito na lang siguro. Ayan po si Bilis ko mga Kalingap. Itlog mo daw. Ang itlog ko. Wait lang. Ito may itlog mo daw para mapisa. Wala. Sige bro. Ano kayo? Yate. Paano nga? Wait lang. Alawa ko itlog mo. May tao pa dito? Wapo. Saan pa sila? Ayan ang pagdol. Si ano? Ah, okay. Saan si Papa niyo? Magandang hapon po. Saan si Papa mo? May trabaho? Nagano po? Ay, nagagawa po ng tubig poso.
Malayo po yun dito. Pwede niyo pa matawag to? Saglit lang. Kumusta ka? May pasok ka ngayon? Ha? So ayun mga kalingap, no, welcome po ulit sa ating munting YouTube channel po, ang Rowel of Malalag. So ngayon mga kalingap, bumalik po tayo dito kina Tatay Domingo, kina Joss Ivan mga kalingap, para bisitahin po sila ulit, kumustahin po mga kalingap, no. So ito po ang aming pangatlong balik po, Tatay, no. So Tatay, kamusta po? Okay naman po, at medyo ano, sa pagkain medyo suportang masyado. Suporta na po. Talagang ano pong kaibahan po na talagang wala? Hindi po kayo nabisita dito ng Team Kalingap? Ay, okay lang naman po, kasi iniisip naman po namin, hindi man lang po baka kami ang pinupuntahan nyo. Oo, marami pang iba mga kami, may hirap. Sa amin, sa isip ko naman, ay bigla mapunta na lang dito yun. Ito pa na yung tanong. Kailan mapunta rito sila, Kuya Rowel? Ano, para tanong siya. Sabi ko, hanggang dito lang muna tayo sa manood ng ano, ng video nila. Sa video. Kanina nanood niya akong sayaw mo, ang galing mo pala, sir. Ay, grabe. Sa White House. Ah, sa White House. Ah, White House. Oo. So, ngayon po, may pasok pa sila? Meron po. Mamaya po yung pasok nila. Mamaya po yung 1 o'clock pa yan. Kayo po galing po sa trabaho pa? Mabuti, may ano na naman ako. Makakakontrata naman eh. Diyan lang pati, barangay shooting, malapit lang naman. Ano po yun, araw-araw po tayo? May mga nagpapagawa po sa inyo? Kahapon, bakante ako. Ah, kahapon po. Po. Pero yung pong dalawang sunod, tatlong buhat po nung unang punta nyo, ay pangalawang punta nyo dito. May nagpagawa din sa inyo? Bali, pangatlo ito. Okay din naman po, at least ano po. Meron po kayong pagkakitaan po para. Po. No? Hindi po nakaano lang nakatambay dito. Opo. Talagang nagsisikap din po sila. Kahit na ano, sir, wala po akong magawa. Halimbawa, wala ditong magtawag na trabaho. Mm-hmm. Ako po lang yun. Lalakad-lakad po ako niyan. Dala ko lang yung maliliit na labi. Ako mayroon magpaparepair. Mm-hmm. Makakatulong din po baga sa amin. Sipag po, no? Sipag po ni Tatay Domingo po, mga kalingap. Kahit man po na andito po tayo, nakatulong na po sa kanila. Hindi po siya doon umaasa, no? Bagkus po ay talagang dinudublihan pa niya yung kanyang pagsisikap, no? Para din ma-provide yung para po sa kanyang mga anak. So ayun po, kumusta po dito tayo yung sa pag ano namin dito pagpunta? Okay naman po. Okay naman po. At natutuwa nga po ako at na, madalas po bagay yung pagbibisita niyo. Kaya nga po, no? Po. Basta yun po ang sa amin na hanggat meron tutulong, no? Mabisita po namin yan. Pero kahit wala man po, no? Mapunta man po kami. Ito. Kahit man po magbigay lang kami ng sabot ng aming makakaya. Ito. Kaya ngayon, nakapunta kami, no? Wala sa oras. Doon po kayo, magtrabaho po. Ito. Malapit na po yung mga tapos. Hindi po, magsisimula pa lang magsisimula ako. Pa lang. Sino kasama mo doon? Yung pong isang anak ko. Grade 10 na sana ngayon. Opo. Yun. Hindi naman nagpatuloy. So nakita ko po yun kanina tayo, no? Na yung binigay pala na ano po, na pera. Binili pala niya ng mga gamit, opo, no? Grabe, sipag po. Ano po mga binibili niyo po tayo na? Binilan ko, tinitsurang ko pa yun dito. Binibili ko pa. Ito para mga upuan, no? Bili po ito, dalawa po ito, no? Relo, may vitamin siya. Ah, binilhan mo po ng vitamins. Kompleto yan, may mga ano pa yan. Ito po, pati din ito. Ito. Shower curtain po, no? Po. Talagang para meron ng pang-cover. Ano pong nasa isip niyo po tayo na bakit po naisipan niyo po itong bilhin? Kasi po, sir, hindi mo po baga sa akin pera yun. Siyempre, gusto kong may makita man din po kayo kapag balik niyo. May kakaiba na yung bahay na ito. Yun na nga po. Di ba may pangalan pa nga? United Team Kalingap. Rowel Malalag and Rachel Morales. Ay, grabe po, no? Kaya nagpapasalamat ulit kami sa inyo, Tatay, no? Talagang pinapahalagahan niyo po yung mga tulong, no? Mahirap na po bagay yung wala ka man nabili, wala ka man na ano. Oo, yun po, talaga mura na 2,000, 2,500 yung halaga na nabili namin. Ah, so, yung nabili niyo yung po. Yung punti 500 na natira is
kangaragasas namin dito, paghingi ng mga bata, pambaon. So, yun po ang sa aking ano. Kasi mahirap na po yung, kasi po baga hindi maiwasan yung mga marites na kahit makita ka lang na medyo yung katagay, maamuyang ka lang, sabihin, eh ganyan pala yung tinutulungan, nakainom. Hindi po ganun. Kasi hindi po maiwasan din na hindi ako makatagay. Kasi po, meron po mga may utang na loob sa akin, naakit ako. O tagay, shit lang naman po, hindi naman ako na... Hindi ka man po makatanggi doon. At saka, meron man silang mga kulang pa sa akin, mga bayaran. Diba? Ganun po yung ano. So, ngayon po, yun ang inaano ko, baka ako maging ganun, marites na mahininuman niya. Diba yung mga naninira kasi, hindi po baga talaga mawala yun. Payo ko lang po tayo, huwag niyo na pong intindihin yun. Po. Mas pagbigyan niyo po ng focus itong pamilya niyo po, no? Po. Paano po kayo makahanap po ng trabaho sa araw-araw. Po. Talagang huwag niyo pong isipin yun, no? Kasi normal lang naman yan ng mga tao kung ganyan. Kaya... maging ano lang, no? Doon lang tayo sa kung paano tayo magkakaroon ng pang-araw-araw, ano po no, yung trabaho po natin. Ayan. Kumusta naman po yung ano ni Jazz Ivan? Yung kalagayan po niya doon sa... Okay naman po yung... Nagamit na po niya yung bigay natin na ano? Hindi po marunong maglagay dito yung kami. Wala kaming alam magdawa gawa noon. Kung paano yung lagay? Kasi baka po, kasi may matigas na bagay po siya. Kahit kung... mahilig po maglaro at basketball, nagbabasketball naman din. So baka kakumasagi yung may matigas na bagay na kalagay. Kaya yun ang inaalala namin, baka ako... Pwede man po tayo, no? Kung di po, pati din po ako, di din ako marunong po. No? Pwede naman po manood na lang ng ano, tutorial. Kung kaya po, matunong po dito sa health center po, no? Malapit po. Nurse naman po siya. Oo, may mga nurse po para talagang di siya ma-infection. No? Halimbawa, mali po yung pagkalagay, at least malaman din po ng yung nurse doon sa ano, health center po tatay na. Kasi ngayon po, yung pinunta din namin dito para ipabot din ito. Tatay, may nagpabigay po, no? Shoutout po sa nagbigay po nito. Ayan po, si Ma'am Linda po, no? Kung di po ako nagkakamali ng pangalan. Si Ma'am Linda, nagpabot po siya, no, ng isang box po na pinadala pa niya sa LBC. So ito po tatay, buksan niyo po. Ay, kutsilyo po kayo. Bakit ito pa po yan, Tay? Ano po kaya ang laman po niyan? Wow! Ayan, mga dami naman ito! Dami po! Oh! Ay ba, no? Ayan, dami po. Laking oh. Ano ito, pagka ginamit mo, dami ay, nito. Mga kalingap ay nagpaabot po sa atin ng mga colostomy bag. Kasi nga ito po mga kalingap, gamit po yung kanyang kapatid po yata, no? No, pero sumakabilang buhay na po, kaya yung mga sobra dami po, no? Kaya naisipan po niyang ibigay yung kay Jazz Ivan, yung malaking tulong din po para po sa kanya. Nakakatuwa naman to, si Ma'am Linda. Masyado pong ano, Ma'am, napaka ano talaga. Eh, maraming salamat po ulit. Hindi lang doon sa una yung binigay na tulong na financial or kung anong groceries o anuman, mas dumagdag pa lalo. Hindi ko alam kung ilang beses ako magpapasalamat sa inyo, madam. Tsaka si ma'am... Siyempre si Tita Linda from Canada and si Tita Arlene. Salamat po sa inyo. And ayun po tayo, may mga nagbibigay din po, no? May mga nagpaabot na po ng tulong. Ayan po si Sir Peter, nagbigay po siya ng 3,000. Si Ma'am Elizabeth Caldwell, nagbigay po siya ng 5,000 po. And yung ating sponsor, si Tita from Madrid, nagbigay po siya ng 20,000 po. Para po sa inyo, tatay. Ano po? Hindi po. Ipunin na po natin yun para mahanap po dito sa... Hindi naman po sa akin yun. Dito po sa... Ito lang talaga yung... Ay, ano po mensahe niyo po para po sa kanila, mga nagpaabot po? Ang mensahe ko lang po, dun po sa unang bumigay po ng tulong sa akin, si Tita Linda at si Tita Arlene. Maraming salamat po. Napaka, ano niyo po, talaga napakabait niyo. At mayroon pa ngayon ulit. Opo. Mas dumami pa ulit yung mga gagamitin ng aking anak. Eh, malaking bagay po ito. Talaga pong...
wala pong sawang pasasalamat ng gagawin ko sa inyo nito. At pati na din po din sa mga nanood na yung mga gustong bumigay ng panang tulong. Salamat na din po. Ma-advance pa lang. Yes. Kaya ako tuwan-tuwa po ako rito. Talagang ano po ito, kailangan po kasi ng bata. At di namin alam mag-ano. Is, tatanong ko na lang po sa health center. Sa health center po. Para malaman namin kung ano. Kasi napakaraming ito, kung hindi mo magagamit, sayang mo. Sayang po. Eh, isman so, lang ma-ano po. Eh, yung... Nakakaantig puso talaga, madam. Talagang... Iiyak na po. Iiyak na po. And kung ngayon, nangyari po kay ano po, Diyos Ivan, anong nangyari po? Na ano ka? Natinig po ng ano, pagkain niya, isda po yung ulam namin. Kumusta siya ngayon? Hindi siya makapag ano? Ayos pagsalita? Hindi, kalunok ng laway. Anong ginawa kasi niyo po tayo? Masakit po, kasi yan pagkaalim. Ano, saging, no? Saging. Para... Nakain na po siya ng saging para madala po yung tinik. Pag mailunok niya. Kanina pa yan. Kanina pa yan? Po. Eh, dyan po dati noon sa may kapitbahay namin dyan, minapinig. Matanda na yun. 50 plus na yun. Mm-hmm. Natinig lang din po ng isang bagay na tinig ng isda. Tinig po ng isda. Mm-hmm. Binaliwala niya. So ngayon, bumaswang po sa ganito. Grabe. Naging ano po, naging na po siyang cancer. Ay, yan po tayo, ano po, ano pong gagawin po dyan? Kaya ito nga, inaalala ano ko kanina pa, kahit nagtratrabaho. Sinubukan nyo na po yung saging, di pa po? Di pa po, pero masakit daw pagka ano, nailunok niya? Pinigilan nga po yung pagkain yung kanina, di nakakain masyado. Pinahilot mo daw po yan? Sa imong ko, pinahilot mo na ba kay islas? Oo. Oh. Eh, kaya titunit mo. Di pa? Mamaya po tayo, no? Baka may mabili po kayo sa aling doon. Ano mong pwede ano dyan? Para ang nahanap ko nga po nun, sir, ay pagpunta namin dahil yung table na ano tayo, kasi gusto nilang dalawa na may magamit sila table, tapos may kasama po ba ang upuan? Upuan. Tinignan namin dati nung magpadait kami nung minsan hindi pa tayo nag-ano. Oh. Tinignan namin yung presyo. 550 lang ata yun. So ngayon yeah, pagbalik po namin, hindi pala. 1,350 pala yun. Mm. Ay sabi ko, wala na kasama tayong... Kasama na yung upuan? Opo. Wala na tayong ibang mabibili yun pag binili natin ito. Oo. Walang mesa dito. Kaya sabi ko. Kaya yun, sige po. Pagbalik na lang po namin tatay, no? Basta kung ano pong mga kulong po dito na mga gamit po ninyo. Yan pang ating dadalhin po sa susunod. Tapos isa pong tanong po tatay, ano po? Meron po itong lote nito sa inyo po tatay? Po, sarili po namin. Sarili po inyo. So ito nga po, sa kapatid ko, yung balkonahe na yan, hiningi lang nila sa akin yan. Ay, yung balkonahe? Opo. So talagang meron talaga kayong pesto po dito? Opo. Kasi sa magulang ka, magulang po namin babae ito. Mm. Ito po kasi kapatid niya yung dito lalaki yan, kapatid ng ina ko. So ito naman, parte ng ina ko. Yun naman, lalaki din dyan, kapatid naman ng ina ko rin. Mm. Tapos yun doon, sa bungad, kapatid niya rin. Pinag-parti-partisyon na po yan sa so mga ito anak. Po, meron po kayong, ano po sa inyo, meron kang, bali, may party ka sa inyo. No? Ito, ito na po yung naiwan ng magulang ko. Ito pa ganyan po palabas. Po, yun pa, yun, ganyan po sa bakod niya. Kasi yan, nga po, ito. Ang grupo po tatay ng ano po, no, Rochelle Fans Canada. Nagtanong po sila sa akin kung meron ka po daw nahanap na isang lote daw para sa inyo. Yung sariling lote daw. So ito pala, sariling lote sarili pala po ito. Opo. So rights nga lang po ito. Oo, rights. At least meron kang mga hinawak ng mga papeles po. Nandun po sa tiyahin po, nasa bataan. Kasi yun na lang po ang nabubuhay sa kanilang lahat eh. Mula sa magulang pati sa mga magkakapatid. Oo. Pero yun pala, nakakalilingap na sa gustong willing sponsor, no, yung grupo po ng Team Canada. Yung i-sponsor na lang po natin para po sa kanilang lote, eh, mas maganda po kung para na lang sa kanilang bahay dito. Ano po, tatay? Po. No?
Gusto niyo po na magkaroon po kayo ng ano dito? Gustong-gusto. Napaka-gustong-gusto talaga. At talagang... Ilan, po. Ilan taon na po ba kayo dito? Ilan taon na po kayo dito, tatay? Ay, ano pa po kasi ako noon... Kasi nung lumipat po kami rito, maliliit pa rin kami magkakapatid eh. Maliliit pa lang kayo? Wala pa yung mga anak mo? Wala pa po. Kasi dahil ito na po yung bahay niyo, hindi pa? Hindi, medyo ano pa naman po noon, maayos-ayos pa at... Okay ang dating gamit ng malaking bahay doon sa bungad, ginawa dito. Yung sahig ng mga tabla, mga sinaunang panahon, pati nga yan, ganyan yakal. Ah, mga ganyan. Oh, yan, mga puste sa mga haligi. Yan, oh. Yan dati yung ano namin dito. So, ngayon po, at talagang... So, anong ilang taon po dito na ganito po yung sitwasyon niya po, tay? Ah, matagal na po. Matagal na po. Buwat po nang mamatay yung aking ama. Dito na nga po namatay yung mag-asawa, yung mama ko at saka si papa ko. Kaya talagang matagal na po talaga mga kalingap, no? Yung ganitong sitwasyon po nila tatay dito. Hindi lang po siya makapag, ano, makapagpaayos kasi nga sakto lang, sapat lang sa pagkain niya po. Tatay, no? Yung kita niyo. Minsan, kulang pa. Kulang pa minsan. Abutin na lang po at nahanap po natin sila at natagpuan po yung sitwasyon po nila dito. Medyo hindi siya talagang mapapansin, no, pag dumadaan dito. Kasi papasok siya. Maliit lang po yung pwesto nila dito, mga kalingap. Butik na kung hindi magkasya kanina. Oo nga, doon sa kalsada, doon sa ano. Nakatagilid na ako kanina. Gano. Maliit lang po. Tapos yung gilid po nito, mga pader-pader na lang po yan, no? Hindi man sa amin yan. Nakikipader na lang kami para may ding-ding lang. Ginawa po ninyong ding-ding niyo po. Opo. No? So ayun po, sana po mga kalingap, no, sa grupo po ng Team Canada, sana po matulungan na lang po natin sila para po sa kanilang bahay po dito na gagawin po natin mga kalingap, no. And alam ko po na ibang mga viewers po natin dyan, willing pong mag-sponsor po mga kalingap para po sa ating gagawing bahay po nila, no. Siyempre kung andyan na yung pondo, sisimulan na po natin ito, no, pagpagawa mga kalingap. May mga mahanap ka rin dito mga tayo, yung mga karpintero po. Mayroon naman po. Kayo po, marunong po kayong gumawa? Opo, pagka medyo prit po ako, di, katulong-tulong naman din po ako. Dahil kasi yan po ang, bago ako bumaba po ako ng Basnig noon na Sobit ako, Oryon, Bataan, Sobit, Sambales, at saan po ako pumunta. Pag bumaba ako ng Basnig, yan po ang antimanong kaano ng buhay ko, ang bata pa ako, construction ako. Naggawa po ako ng hollow blocks doon. Isang halo po, ang bayad lang po sa amin, dalawa kami, 40 pesos nung araw. Nakapaggawa kami noon ng mga 60 pesos na hollow blocks noon. 40 pesos lang yung binibigay sa inyo? Po. Hirap po. Tagal naman na po yun. Siguro, siyempre mahirap. Noong panahon pa yun, noong unang panahon pa, medyo matagal na. Kaya ngayon po mga kalingap, no, ayan po, tayo, ano po, nararamdaman niyo po tayo na talagang andito na po, no, medyo makakatulong na po sa inyo, gagaan na po yung buhay ninyo. Dahil nga po, ganito yung balita po na dala po natin ngayon, magandang balita, no, na makakatulong po sa kanila. Sa tuwang-tuwa po ako pagka ganun po kasi... Na? Sa akin nga po sana ay ang ano ko lang sa inyo, lapit ko lang po sa inyo talaga, as in talagang yung malunasan lang yung karamdaman ng aking anak. Yung taihan niya ay mailagay sa normal na taihan. So ngayon may pabahay po pala, mas sobra-sobra pang lalo. Mas lalo nga aantig na talaga ang puso nito. Ay, naiiyak ko talaga ako, hindi ko lubos po ma... Hindi ko po lubos maisip kung hindi dahil kay Sir Ruel at kay Ma'am Rochelle, hindi po ma-ano ito kasi talagang nagkapalmoks na po ako nung minsan makikita ko sila dyan. Talagang inabangan ko sila dun sa kabilang bahay na ang malaman ko nandun sila. Sabi ko ito na po siguro ang pagkakataon ko, Lord. Ganun, nagdadaral ng salita o sarili ko. Hindi ka nabigo. Umpo. At na... Na ano naman sila, naantag naman po siguro sila sa akin pag sabi ko pa lang ng ganun, itarasa ng bahay mo, sinama ko sila. So ngayon po, nakita nila yung bahay ko lalo. Di,
mas lalong hindi na amano si Sir Will na talagang gusto nga niya ay dalas-dalasin pa. Ano, kaya lang, naintindihan ko man po yun, sir, na hindi lang po naman kami ang tinutulungan niyo. Kaya hindi naman po ay pwedeng dalawang araw o tatlong araw, hindi po kayo. Alam ko naman po yung sitwasyon niyo. Kaya po talagang ano po, nagsisikap din po kay tatay, na? Um, po. At paano at, po, mayroon po kayong sariling kita po na pantustos din po sa pang-araw-araw niyo. Um, po. So ayun po, tay, may dala din po kami ditong bigas, no? May bigas po dito, sarap may bigas itlog. Yung itlog po. Hindi po abos yung bigas niyong niwan po. Isang tray ng itlog. Isang tray ng itlog. Tsaka mga... Ayun, no? Ano po ito. Siyempre, bumili tayo ng gatas, no? Para kay sa mga anak niyo po. Dalawang anak niyo. Ayun, dito po, mga biskit po nila. No? Mga tinapay para po pambaon sa school. Ayun po. Daming... Ano na naman ito? Kumbaga ay... Mga... Magagastos na lang ako dito sa loob ng bahay niya, mga siguro halagang 100 sa ulam lang. Kasi pagka yung itlog po, nandyan lang yan. Kapag ano nila, po, no? Oo. Minsan po, talagang pagka walang pambili, hindi, bakit dyan yung mga dilata, hindi. Ubus po nga po talaga, sir, yung aming dilatang in-stock dyan na binigay nyo nung una, pangalawa, tsaka yung itlog. Well, kasi sabi ko nga yung asawa ko, ayun tayo bilhin ng ulam. Eh, mayroon pa dyan, marami pa dyan. Kaya aninan natin yan dyan. May mga itlog, buti may taguan tayo, magagandang taguan. May pusa pumasok dyan, tumalun, basag yan. Basag na po. Kaya, lagay nyo lang po doon sa medyo mataas. Po, yun po yung ano, talagang sabi ko, dito po tatay, malaking po, tulong po talaga. Dyan, na pansamantala, maglagay po kami ang trapal. Kaya po kanina, madaling araw, malakas po bagay ng ulan. Ayun, galit naman si Mrs. at yung bandang paahang ko. Hindi ko malang naramdaman yung palang kahon ay basang-basa na yung mga gamit. Ay, grabe. Kawa doon sa tabi. Sira po. Sa gilid, may butas po nga kanina. Subukan po ano dyan. Dati may payong, may payong kami dati nang nilalagay. Sabi ko, ba't nasa yung payong, baby? So, basta po tatay, no? Manalangin lang po tayo. Po. Tuloy-tuloy na po itong mga tulong natin. At siyempre, unahin po natin pasalamatan yung Panginoon at ating mga sponsor na nagtiwala po sa akin, no, na makatulong po sa inyo. Basta po mga kalingap, yun po ang ating plano, no, magkaroon po sila dito ng bahay po, mga kalingap, no, ipapanalangin po natin yan na magkakaroon po sila. And siyempre, yung mga nalikom po natin, nakabudget po yun para po sa pangarap po na maoperahan po si Jazz Ivan. Ano po, tatay? Basta po tayo yung ano po, kahit kung wala po kayong lakad o wala pong trabaho, pwede nyo po yan ilakad na po, no? Umpisahan na po natin yan. Mapunta po kayo sa DSWD o kaya sa mga, sa gobyerno, sa mga sakit center, ano po. At least man lang mabawas-bawasan yung ano natin. Kaya lang po, pag maglalakad ganun, ganyan, lagi ang hinahanap sa iyo. Nasaan yung mga ano mo, yung mga requirements mo. Dati po kasi may kumpletong requirements ako, nung hindi naman po natuloy yung utira nito. Is, ano yun, nasa Naga yun, Pantay Bata. So ngayon po, ay nawala man po bagang ABS-CBN. At sa loob po ng 3 taon, binigay sa amin ng Bantay Bata na, sige, tatay, 3 buwan, chance mo. Pagka ano, patimbang mo naman. At ang hinahanap nila sa akin, magtimbang lang ng 15.5 kilo. Pwede ng isa lang. Isa lang sa so talagang pag timbang niya lang at 14.5, biglang bababa yung ano niya, nakaramdam, sipon, ubo, or tubig tae. Biglang patimbang ko naman yan, 9 kilos na naman lang. So, yun po, sabigay sa akin ng Bantay Bata na 2 buwan, chance. Another 3 months, chance. Inabot po ng 3 taon. So, ngayon po, siyempre, hinahanapan na rin sila ng nag-sponsor kung saan nila ginastos. Edi ang usap namin, sige na po ma'am, kung kayo naman ang mapapasama, edi gastos nyo na lang po yan sa iba, di bali na lang po.
Tsaka na lang po ako kapag ano, pwede na yung anak ko. So noon pa man tatay, lumapit na pala kayo sa mga ano, Upo. Mga foundation, no? BCBN, Bante Bata, mga ganyan. So, yun po ang nangyari mga kalinga. Hindi lang natuloy. So, hindi natuloy kasi nga po, may requirements po yan na sakto po sa timbang, no? Kasi baka hindi po kakayanin ng bata yung operation. Kaya ito mga kalingap, nagpro-provide po tayo dito ng pagkain po nila Just Ivan. Ano po, vitamins, nakabili na po kay Tay. Paubos na naman, isang inom lang na ata mamaya yun. Sabi ko nga, eh, misis ko, bukas meron maata dito, ngayon nga, bilhan na lang dyan. Kahit na mahal eh, kaysa mamamasahe ka man din ba puntang daet. Siyempre, may gatas po tatay nun, para ano po. And sakto sa oras yung kain. Kaya po tatay, andito lamang po kami, no? Handa po kami tutulong po sa inyo. And thank you so much din po sa ating mga buting sponsors na nagbibigay po ng tulong sa kanilang tatay, no? Kaya, yan tay, ano pong huling mensahe niyo po? Ang mensahe ko po, sana po tuloy-tuloy na po yung pagtulong niyo po sa pamilya ko. Bilang ano ni Sir Royal Malalag. Sana po tuloy-tuloy na para mabago na po ang buhay namin at lalong-lalo na sa anak ko na walang butas ang buhay. Kailangan na pong patalagan sa normal na kasi pumapasok na po siya sa school. Mahirap na po yung mga bully-bully. Kaya yun po, gusto kong sabihin, minamadali ko na rin po sana na yung mga bukal lang na kalooban na mga bukal na puso ng mga makatulong sa akin. Maraming salamat po sa inyo, pati po sa Patreon, yung unang nagbigay na sponsor na di na sa mga bagong dito, mga nag-sponsor. Saka no? Mga bagong sponsor Sir pa. Sir Peter. At Sir. Salamat po. Si Tita from Madrid, no? Po. Nagbigay po siya ng 20,000. Salamat po, Tita from Madrid. Maraming salamat po sa bigay ito, binigyan pong tulong sa amin. At yun na po ang pagsisimulan, pag-ipunan mga ibang tulong pa para matrabaho lang po yung karamdaman ng aking anak. So, napaka maraming salamat po, ma'am. Lahat, pati sa viewers, subscriber. Sana po, tulungan niyo naman po din po ako. Maraming salamat po sa inyo. Saludo po ako. Ayan. Salamat po kay masyado. Tatay. No? Opo. And si Jos Ivan, masakit. Hindi pa nga na-operahan yung sa yung ano. Masa tayo, ano po? Bumaliwalain niyo po yun, ha? Po, papacheck up po naman po. Sa ano, halimbawa, mapunta po kayo mamaya sa pharmacy. Magtanong lang po kayo, baka may ano. Kasi, o kaya, mabili po kayong prutas, no? Po. Mga apple, ganyan. Kahapon po, Martes, di ba? Tiyanggian po rito. Kaya ang dami pong saging kahapon dito. Dinin ni Mrs. Tapos na din na, ubus na din. Po, ubus na din po at sila man din po ang panayang ano. Masa ano, kahit makabili kayo ngayon. So ngayon po tatay, magbigay po ako ng pang-allowance niyo po tatay. No? Ito po tay, sa 2,000 po mga kalingap. No? At least man lang meron po silang madudukot na halimbawa, mabili po silang ulam. Mabili po ng pangailangan po ng kanyang mga anak. May pambili na po si tatay. Maraming salamat, Sir Kalingap, Kuya Ruel Malalag, unang-una sa mahal na Panginoon, at pati na po sa mga Kalingap vlogs. Kalingap, opo. Pinamu muna ang ni Kuya Bal. Ano, CTT o ba yun? Nakita ko yun, isa ano si Sir Credit to the owner po yun. Umpo CTTO Credit to the owner. Okay, Kuya Bal Santos. Sir, maraming salamat po sa inyong team. Apo, napaka, team kalinga. Napakagaling pong ano, one family nga talaga. Oo.
Juan Kalingap, Juan Family. Po. Yan po ang moto po, no, bagong moto po ng Team Kalingap. Kahit man po na, kahit saang estado po kayo ng buhay, miyembro po kayo ng pamilya po ng Team Kalingap po, tatay, no. Kaya ganito po, isa na po nating beneficiary po sila, tatay. Kaya miyembro na po natin ng pamilya po ng Team Kalingap. Mas lalong lumalawak, mas lalong marami na abutan ng tulong sa pamamagitan po ng programa ni Kuya Bal. Kaya po, tatay, no. Yun pang aming mapapayo, tatay, na na-appreciate po namin, no, yung pinapahalagan niyo po yung tulong na bigay po ng ating sponsor. Mas lalo niyo pong pinatuon talaga sa pangailangan niyo po, no. Ibawa, may nakita tayo na kung saan napunta yung kanilang pera. Saludo po kami kay tatay kasi marunong din, no, humawak ng pera. Hindi po ginagastos sa ibang mga gamit na hindi po kailangan. Talagang makikita po natin kung saan po napupunta yung mga binibigay po natin. Kaya po, ipapatuloy niyo po yung tay. Walang pagbabago. Siyempre dito po, tatay, no, sa pagbalik namin, mabili pa kami na kung ano pang kulang ng mga gamit, no. Vitamins po para sa mga anak po niya. And siyempre, yung mesa po nila dito. Kasi wala po sila, no. Paano po kayo kumakain po dito? Dito. Nakaupo na lang. Kanya-kanya. Parang nasa, ano kami, bangka. Nakatayo sila. Kanya-kanyang sandok. Kanya-kanyang ano. Oh. Wala ka malang makitang mga sinandok dyan na may kain sa gitna. Hmm. Pagkaubos ng kinakain mo. Mas maganda po talaga, tatay, no? Kahit same din bahay. At least andun kayo sa isang mesa. Po. Matagal ko na pong pinapangarap yan talaga na kung maganda ang basahe ko mga bahay man lang na sana na yung maluwang-luwang at ang lamin sa medyo maluwang din. Siguro hindi kami kakain ng bawat dating lang isa kakain. May kanya-kanya kayo. Dapat. Hindi kayo sabay-sabay. Talagang andun kayo sabay-sabay. Oo, na kasi yun ang hinahanap ko sa buhay ko na talagang dito may kumakain. Anak ko, dadalhin kong saan, pupunta ng bebe. Pinapagalitan ko yan, sir. Oo. Pagkain natin dito, ilalabas niyo pa dyan. Talagang pinapahalaga niya yung pagkano. Yung family ties, no? Oo. Talagang ayaw niya na yung attention ng mga anak niya nasa iba. Talagang focus dito. Kung kakain man sila buong pamilya, talagang kahit man wala mesa, basta ano dito, kaya sabay-sabay sa loob. Mula po nung ginalitan ko yung isang anak ko hanggang ngayon, lahat ng anak ko, wala na ako nakikita sa kanilang kasandok, kakain, puntang labas, dun kakain sa labas. Nakikinig man po sila. Kasi nasa loob na ng bahay natin yung pagkain, ilalabas mo pa ngayon. Di ba may kasabihan po yun? May mga sinaunang panahon baga. Kaya yun po. Gusto kong sana ano din. Nakaroon ano, kayo ng mesa dito. Talagang ano. Kailangan nyo po, tatay, no? Dito kami. Sa pagbalik po namin dito. Yeah, ayun po, may mga kalingap na dito na po natin tatapusin yung ating vlog. And salamat po sa mga tumulong, no? Kay Tita Linda from Canada, maraming salamat po. Kay Tita Arlene, no? Kay Sir Peter, kay Ma'am Elizabeth, and syempre kay Tita from Madrid. No? Salamat po sa inyo. And sa mga nagpaabot po nito, no, na mga libreng mga colostomy bag, salamat po sa inyo. So ayun, tay, alis na kami, no? Okay po. Para matapos nyo na po yung trabaho nyo po doon. Yan. Okay, maraming salamat po, salamat sir. Po. Sir, ito po si ano, tay, kailan niyo po ito? Sir Peter. Sir Peter. Sir Peter. VG Skin. VG Skin. Po. Po. Ayun, lagi lang po na ano, magmahalan. Po. Ayun. Bro, anong mensahe mo? Ang mensahe. Yung first time mo dito, di ba nakapunta? Ayun, yung kanina. Doon pa lang sa daanan, bro. Doon pa lang sa daanan. Napansin ko na yung sobrang ano, sikip ng daan. Hindi talaga ako kasya. Oh, tapos nagulat ako dito na ganito yung tinitirhan nila. Oo. Oh. Doon pa ka lang sa nalang ko na walang butas yung ano niya. Wakang ano na. Yung bata. Doon pa lang kaawakan na. Lalo na nung nakita ko ito na para sa lang yung tipong nasa lata. Lalo ngayon mainit para sila doon. Sardinas, no? Sardinas, tapos mga butas-butas, tagpi-tagpi. Imagine niyo po mga kalingap, apat po yaan. Kasama ka po tatay na naghihiga dyan. Kung estimate ko po, kung ako matutulog dyan, ako lang po ang kakasya. Oo.
sila apat pa. So paano po yung style ng pagtulog niyo po pala diyan? Maganda po. Doon po ang uluhan namin kaganyan. Dito po sa tabi siya. Dito naman si Mrs. Gitna ako, dito naman yung isang babae anak ko. Grabe. So hindi na makakaunat 'yon. Umpo wala po. Umulat man galawan. Gising lahat. Pagka medyo masakit na yung ganto ko, tikaya. Pag tikaya o ganyan, dito naman sa kabila. Pero walang tul, walang tul-tul na pagtulog. Kasi di ko man... Tapos biglang umulan. Umulan pa. Ayun nga, basang-basa nga yung gamit dun sa may paan ko kanina. Sa kahon na yan, may tuwalya na yan. Mga damit po yan. Pati nga kahon, Sir Ruel, hindi ko pinapatapon yan. At sabi ko, yan ay... ano yan? May sentimental na sa atin yan. Kasi yan yung nilagyan ng mga grocery nung parto. Noon tatay, ito ba yung unang beses sa buong buhay nyo o buong buhay nyo po na may isang tao na tumulong sa inyo na ganito? Wala pa po. Ngayon lang po. Ito lang? Po. So ano pong, anong naramdaman nyo nung unang beses na pumunta sila, Ruel? Ay, ang naramdaman ko po nun is talagang tuwan-tuwa na po ako kasi nasa isip ko nun, salamat at mayroon ako makakatulong sa akin. Siguro naman, ito na yung pagkakataon na inano ni Lord na para mabago man lang yung aming sistema at mga buhay namin. Kasi pagka ganito lang talaga, walang pagbabago ang buhay kasi hindi ka man makatulog na maayos. Ni maunat, di man hindi ka makaunat. Parang nabuhayan po kayo ng pag-asa. Umpo. Para sa, hindi lang dito sa inyo tinitiran, kundi para sa inyo pong anak. Umpo. Na sabi nga po ay madalas na binubuli ng mga klase. Po. Ano naman, siya, ito kasi ano ito, kahit man siguro yan buli kasi ano, pag tinanong mo yan, sabihin na lang yan, hindi. Siyempre. Ano siya? Malakas din siguro ang loob. Sabi niya, pa, kahit ganito ako, laban lang ako. Siguro, salamat. Anong naramdaman niyo po kapag sinasabi ng anak niyo yan sa inyo? Ay, ang naramdaman ko po talagang, sana to'y sabi ko sa kanya, matrabaho na yung sa iyong ano, para yung... karamdaman mo ay malunasan man lang di malaking ano na yun kasi unang-una si Mrs. ko, tingnan niyo po yung katawan niyan, pumayat na po yan dyan sa aruga dyan kasi siya man ang naglilinis niyan, siya ang kahit na magpasok ng school, papapaliguan lang yan dyan, siya na maglilinis ng lahat, siya naman maglalagay ng ano, ay ilang taon na yan. 10 taon nung gumaganyan ang asawa ko sa kanya, sa anak namin. Pero wala po kaming problema doon. Wala kaming ano, kasi anak namin po yan. Hindi man pwedeng, ano yun, pabayaan or ano. Unang-una, dumi yun, siyempre nangangamoy yun. Hindi man pwedeng pabayaan yun. Kaya, tinanggap ko ng Lord, salamat at yata paano, naging tao pa rin yung bata at may karamdaman na ganyan. Nabuhay pa. Ano po yung huling yung mensahe bago matapos po itong vlog sa mga katulad po ng inyong anak na katulad po ninyo na nakakaranas po ng ganito po na sitwasyon ng buhay? Ang mensahe ko lang po sana itong karaan ng anak ko kasi ngayon lang ako nakakuha ng makakatulong sa akin ng ganitong mga halaga kasi hindi ko po kaya yan ako lang, walang mangyayari, siguro lalaki yung bata hanggang lumaki siguro yan, mamatay pa kami siguro, maiwanan ko yan, ganyan pa rin yan. So ngayon po medyo ano na po talaga ako ngayon, nagbago na, iba na ang isip ko ngayon. Nagkameron ako ng pag-asa na ang bata ay talagang may babalik sa normal lang taihan. Kasi ano, kaya ako po umingi po ng tulong sa mga
panood ng video namin ito nila Kalinga Pruwil at Kalinga pa Peter. Sa mga sponsor, sa mga subscriber, viewers, at kaya Kuya Bal Santos, sir, saludo. Maraming salamat po sa Team Kalingap, lahat na po. Pero po, unang-una, mahal na Panginoon yung nasa itaas, yun po ang unang pinasasalamatan ko. Kasi po, kung hindi man po siguro siya ang ano, yung nasa itaas ang nagsusungkit sa utak ng mga vlogs na ito na tulungan niyo yun, yung sinasabi ni Lord sa taas. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sponsor, sila Tita Linda, Tita Arlene, sa mga ano, kay pinapangunahan ni Sir Kuya Bal Santos, Tim Kalingap, Carwell, kay Kuya Peter, kay Ato Rochelle, Tita Elizabeth, Tita Elizabeth, from Tita from Madrid. Maraming salamat po sa inyo. Sana walang sawang pagtulong. Hindi lang po sana sa akin, sa iba pa. Maraming salamat po. Ayun, mga Kalingap. At bago kami malis, baka pwede naman ng kunting yakap ng isang ng mag-ama. Ayun. Ayun. Yakap naman po. Okay. Kailangan ano, tinay ma ano ko na, ma inilipat na sa normal yan. Tiwala ka lang. Ayan. Okay ka lang, Josaiban? Okay ka lang? Santa ka. Baka masakit po yata. Basta po, ay, huwag niyo pong baliwalain po yan, ha? Kung ano pong pwedeng gawin po para maayos po. Grabe. Ano pa siya, magpasok pa yan ngayon? Hindi na. Ay, parang ano na po yan, sir. Oh, nag-excuse later na po siguro si... At least malaman ang ano nila, guro. Kasi delikado yun po, no? So ayun po, sa mga nakakaalam po dyan, mga Kalingap, no? Kung ano pong pwedeng gawin dito. Kasi alam ko po na may mga naka-encounter sa mga ganito, no? Medyo natinik po. Ayan. So ayun tayo, malis na po muna kami. Okay ano po. Sir, salamat sige po. Sige po, salamat po sa inyo. Sir Peter, salamat po. Oo. Maraming salamat sa inyo. Talagang, sus! Eh, grabe. Walang pagbabago kahit kailan siguro. Kahit hindi na tayo magkakakita-itang ganito, walang tigil na pasasalamat ang talagang nasa utak ko. Talagang di ko alam kung talagang anong klaseng pasasalamat ang gagawin ko po sa inyong lahat. Eh. Basta ano lang po tayo, sa amin po, kahit isang salamat lang, basta taos puso, no? Basta bukal sa puso na pasalamat. Okay na po yun sa amin. Okay. Pero gusto po ni tatay na maramdaman po natin, no? Palagi yung kanyang pasasalamat. Kaya po nagpapasalamat po siya palagi. And syempre kami din po, mga Kalingap, para din makita po ng ating mga viewers and syempre mga sponsors kung gaano po namin kasaya na natulungan po sila tatay. So ayun po tay, ano lang, tiwala lang po syempre kay God. And kasama din yung sipag tsaka yung ito po, no? Pagsisikap para po mas lalong angat yung buhay. Dito lang kami sa likod po, no? Ng Team Kalingap na tulungan po kayo. Po. Maraming salamat po. At talagang malaking ano po. Ito pa lang. Napakalaking tulong ito, na po sa pamilya ko ito. Basta po, ipagpanalangin din natin, mga Kalingap, na sana po, no? Matapos. And syempre, magkaroon po sila ng permanente at komportableng bahay dito. Ano po? Opo. Kasi yan din po ang isa sa medyo naawa din po ako sa sitwasyon din nila, mga Kalingap, no? Grabe.
isa na doon is yung sitwasyon po ni Jazz Ivan, yung anak po niya. At syempre, mas gagaan yung buhay nila kung may maayos pa sila na tahanan. Ano po, tatay? Sige po tayo, alisan muna kami. Sige po, thank you po mga Kalingap. Ayan. So ayun mga Kalingap, maraming maraming salamat po at sa ating kasama po ngayon si VG Scheme Official. Salamat sa pagsama. And huwag niyo pong kaligtang i-subscribe po ang channel po ni Kuya Val, Val Santos Matubang at Edna Vlogs. Kalingap Rab, syempre kay Rachel Morales Vlogs. Ayan. Sa ating mga kasamahan po mga Kalingap, thank you po, God bless.